Yovie, kamusta naman ang buhay dito sa Italy ng mga Filipinong katulad mo? Ayos naman po, syempre, kung anong nakikita natin sa mga pictures as OFW, no? Ang ganda talaga, maganda po yung place. Tourist spot talaga, lalo na yung center, no? Sa Duomo, madaming kalapate. And dito yung makaka-start ka talaga, ma-open up ba what is yung passion. And of course, yung sa tulad ko talaga, dito mo malalaman kung ano ba talaga yung buhay ng isang OFW dito sa Milan, right, sa Italy. So, maraming iba't ibang stories ng pag-migrate sa iba't ibang lugar. Apo. Paano yung naging storya mo sa from the Philippines migrating to Milan? Anak po ako ng OFWs. Si mama at si papa ko before is nandito. Dito na rin, dito na sila nagkahiwalay. Hindi ko na sila nakita pareha. So, na-move po ako kay mama ko. And si mama is a single mother talaga siya. Dinala niya kami dito kasi nga syempre mas nakikitaan po ng future dito sa Italy. But of course, syempre, ibang mundo talaga eh. Dinala ko dito when I was 17 kasi po pinitition. Syempre ako bilang estudyante po ako noon eh, first year college. Nung una, excited ka. Kung siguro vacation, excited talagang makapunta ng Italy lalo na pictures mo lang siya nakikita. Pero syempre, pagdating mo dito, sabi ko nga lagi, kasi parang yung mga classmates ko, mga kaibigan ko, gusto nila lahat pumunta ng Italy. Sabi ko, kung maganda na yung buhay mo dyan, wag na lang kasi hindi lahat ng nakikita mo sa social media is yun yung nangyayari. Yung magaganda lang yung nakikita nyo. So, as a 17-year-old moving here, ano yung mga dinanasan mong, kumbaga, struggles of being an immigrant? Yung unang-una sa lahat talaga is yung language kasi mabubuli kayo pag hindi ka marunong magsalita. Nung nandito na po ako, in-stop ko yung school kasi nahirapan po talaga ako kahit na parang summa cum laude ka, nag-graduate sa atin, pero pagdating dito talagang mahirap. Mahirap po talaga. Tapos nakita ko na rin po kasi yung struggle ni mama ko na hirap na din talaga siya. Hindi ko kasi si mama nakikitang naka-uniform, na totally made siya, na nakaluhod, na talagang nagsaswipe ng floor. Kala ko dati, yung growing up, parang may tampo ba ako. Tampo ako sa kanya na pakiramdam ko, pinabayaan niya ako, bakit wala na nga kaming papa. Prefer niya pang sa malayo. Yun yung parang, yun yung mga naintindihan ko nung nandito na lang ako. Pero nung nasa Pilipinas ako, parang galit ako sa mundo. Parang pakilamdam ko ba, inaape ako. Bakit na lang lahat wala sa akin? Sabi ko, kahit naman nasa abroad siya, kasi yung ibang nag-a-abroad, malalaking bahay, may mga sasakyan, hindi naman sila kinagkukulangan. So, dito po kasi, pag 17 na, pwede ka nang mag-OJT. Nag-start po ako magtrabaho, sabi ko, mag-iipon lang ako, ganyan. Pero pag nakahawak ka na kasi ng euro, medyo maano ka na. Nakinalimutan ko yung ano, yung pangarap ko para sa sarili ko talaga. Paano naging buhay mo? So, sa pagtatrabaho, anong naging trabaho mo and then papaano yun? Mahirap po kasi, hindi ko po kasi alam nung pagpunta ko dito na may family din pala si mama ko po dito. So, mas pinili ko na magtrabaho muna. Sabi niya, ano daw po, yun daw po yung makakatulong sa amin. Kaya daw po kami nakarating dito is gawa po nung stepfather ko. Kaso nga lang, dahil siguro hindi rin po ako sanay na may parents sa laki po ng pagkakaiba din namin dahil Italian po siya. Pinilit ko po talagang umalis agad sa bahay. Naging ano po ako, border lang ako sa isang kaibigan and nagtatrabaho po ako ng 18 hours a day. Hanggang, as a domestic? Sa umaga po, nagdo-domestic helper po, dog sitter. Tapos sa gabi po, waitress po ako sa isang bar. Kailan nagbago yung buhay mo?
Ito na lang po, talagang naranasan din lang namin ni Ogil ng mahirap na buhay talaga. Nagbago po yung buhay ko because of business. Nung namulat kami sa business po talagang, nung nagkameron na po rin siguro ako ng family, nung mga bata, doon na lang po siguro nasabi ko sa sarili ko na bigyan ko ng chance na makapag-restart. Yung lahat ng hindi ko nadanasan, gusto ko naman padana sa mga anak ko. Kaya pangarap naman lahat naman po siguro ng tao gusto talagang makatapos ng pag-aaral, magkameron talaga ng profession, no? Advice mo sa mga tao, whether immigrant, non-immigrant, born and raised here na mga Filipinos, na how do you make it in Italy? Kung pupunta po kayo dito, dapat alam mo yung purpose mo. Mm-hmm. Dapat alam mo kung ano bang gusto mong gawin dito. Kung nasaan yung puso mo kasi nasa ginagawa mo, yun siguro talaga yung magdadala ng success or pagbabago sa buhay mo na gusto mong mangyari. May mga bagay na pwede mong hindi kayanin. Pero syempre, lakas ng loob and lagi lang. Ako po kasi natutunan to is, sa lahat ng gagawin ko, kung dati lagi akong galit kay God, ngayon para bang mas napalapit ako sa Kanya na kailangan palang i-ask ko muna and manghingi ng guidance. I like what you brought up also about being a daughter of an OFW. Kasi a lot of people, kahit naman sa Amerika, maraming nandun yung parents pero nagpapaaral ng mga anak nila sa Philippines. And I've heard that before na kesa ipamasahe papunta para makita ka, ibibili na lang ng balikbayan box or something like that, right? What would be your message now that you know, right? Kasi dami mong realizations pagdating mo dito. What would be your message to those children of OFW workers? Mahalin po talaga natin yung parents natin. Napakadami nilang sacrifices. Si mama ko talaga, ano po siya? Superhero talaga sa amin. Nakita ko talaga, lalo na nung nagkameron na rin po ako na sariling family, kung dalawa kayo, ang hirap. What's more po si mama ko na single mother talaga siya. Yung siguro din pong pagpuposige ko sa buhay is para talaga na hindi lang maging proud siya sa akin, pero almeno naman may pampuntahan yung pinaghirapan talaga niya. And as a mom now, you're also making sacrifices for your children. What are those sacrifices that you've had to make for your children? I need to choose po parang kay Megan. Mag-stay ako sa kanila, kasama nila. Lalo na po yung sa industriya po kung saan nandiyan si Megan, nandiyan si Ogil, at saka po yung akin. Hindi ko po pwede kasing sabay-sabay yun. Para makapokus ka sa isang bagay, kailangan mong i-sacrifice din yung sa'yo. So, mas pinili ko po munang maging nanay kasi ang tagal ko po silang hindi rin nakakasama. And
siyempre yung asawa ko po is nag-start din ng career niya, kumbaga this time siya naman. Hi guys, my name is Lily, and today we're gonna meet Megan from Milan. She's a model from Milan. Ciao, io mi chiamo Megan, ho 7 anni e mi piace fare tanto la modella. Megan, do you like slime? Yeah. How did you get into this interview? What's your favorite color? Pink. What's your favorite ice cream? Chocolate. What's your favorite type of toy? Do you like face paints? Yeah. Do you like school? What's your favorite dress? Thank you for your time, Megan, and thank you guys for watching.